Hey schoolmates! Ako nga pala si Erwin Canjan, ang lakwatsero ng schoolmate ng bayan. And starting today guys, ililibot po kayo around the place kung saan may mapupulot tayong mga aral. At ang first stop natin ay walang iba kundi dito sa lungsod ng Maynila, which is Manila Zoo. Kaya samahan niyo ako at tignan natin kung ano nga ba nagbago. Pagpasok pa lang sa Manila Zoo ay agad nating masasalubong ang 48-year-old female Asian elephant na si Mali. Pero alam nyo ba schoolmates na unang nakilala ang Manila Zoo bilang Manila Zoological and Botanical Garden na binuksan noong July 25, 1959 na may sukat na 51,000 square meters at naging tahanan ng iba't ibang hayop mula sa 90 species as of April 2015. Dahil sa COVID-19 pandemic, matagal-tagal din nagsara ang Manila Zoo. Pero kalauna, nagbukas po ulit sila with major renovations. Today, makakasama natin si Director Alipio Morabe Jr. para mas mabigyan pa tayo ng further informations kung ano nga ba ang nangyayari dito sa Manila Zoo. Nung nabalitaan po namin na may major renovations dito sa Manila Zoo, we'd like to ask nga po pa, ano nga po ba yung mga renovations or yung mga balak niyo na ipabago po dito sa Manila Zoo? Let's go back to history. Okay. Kasi nung 2019, tapos January, in-inspection ng DNR to. Yes, balita so, ko po, sinara daw. May requirement sila. Actually, they sinara, we were required to produce STP para naka sa kalinisan ng ating karagatan. Tama po. Kasi kadalasan ng ating kanal, Esteban de Abadda, nakadal dyan, may tumadaan sa Manila Zoo. So, ang presumption nila, sa amin ang gagaling ng dumi. So, sabi ng aming gobyerno ng Maynila na kung papagpaligay tayo ng STP, why not pagandahin na natin ang zoo? Para at least, mapaganda naman natin ang mga enclosures ng ating mga natitirang mga animals dito. At the same time, maparami natin ang ating mga halamanan. Kasi botanical garden din ito, hindi lang ito zoological. So this is what you call Manila Zoological and Botanical Garden. Speaking of the zoo, paano nyo po ba inaalagaan yung mga animals here? Ayan, lalo po na COVID-19 pandemic. Well, so karamihan ng mga private zoos, no? Medyo naubusan ng pondo. Kami, tuloy pa rin ang aming funding galing sa government. So kung nakikita nyo ang ating mga animals dyan at naikutan nyo, puro lahat sila yung malulusog. Although may mga nawawala, siguro sa tanda na rin o sa sakit, pero as much as possible, o lahat ng aming mga animals dito, na nainabutan noong 2019, ay malalakas at mga malulusog ngayon. Alam niyo naman po na alert level 1 na ngayon. So, we're interested, how is health protocols being implemented here or is being observed here po? Kung makikita niyo, once na pumasok kayo sa entrance, minomonitor kayo ng ating mga tauhan ng PRB, such as, usually pwede lang pumasok ang bata, nire-require namin ang vaccination card ng mga magulang o mga nag-guide sa kanila. At the same time, meron tayong mga apakan doon na pang-disinfect ng mga paa, dumi, para din maiwasan din natin. Kasi gaya ngayon, meron tayong bird flu sa ibang syudad. So, iniiwasan namin na maapektuhan ang ating mga alaga, mga ibon. Yun ang ating ginagawa. Tsaka yung social distancing, plus nagdagdag kami ng security para mapagsabihin natin ang ating mga bisita na magkaroon sila ng face mask o social distancing or what have you. Kaya, tsaka mapangalagaan natin yung kapaligiran natin. Kasi karamihan ng mga pumapasok din, natutokso silang, alam mo na, manira o magdodrawing ng mga graffiti dyan, vandalism. Kaya, yan ang mga isa sa ginawa ko. Naglagay ako ng additional security, additional botanist, additional veterinary para sa pangangalaga ng ating mga kahayupan. Oh, kasi tama naman po, no? Imagine, it's not just us we're trying to protect here dahil yung alert level 1, but also the animals. So whatever we put inside the zoo could affect every life here. So, on that note po, Director Morabe, ano naman po yung mensahe o mabibigay niyong advice sa ating mga schoolmates na nanonood po ngayon? 2 taon tayong namalagi sa bahay at napapanood natin sa mga geographic channel yung mga animals. Dito makakakuha kayo o makakakita kayo ng live animal na pinanonood sa mga TV. Yung mga anime, andito ngayon ang mga buhay. Pangalawa ka ako, mamahalin natin ang mga ating hayop. Dahil dito sa Manila Zoo, ang priority namin ay kung paano mapapahaba at maaalagaan ang ating mga animals. Sana kung meron kayong mga nakikita dyan, mga huwag yung sasaktan.
Kung maaari, tawag nyo sa amin at kami kukuha ng mga animals para mabigyan ng saysay ang kabuhay ng ating mga animals. Grabe, sakit talaga maglakad-lakad pag wala ka ng exercise eh, no? Pero regardless guys, I had so much fun exploring here around sa Manila Zoo. Kasi imagine mo, yung mga animals na nakikita mo lang sa film, sa movies, sa books. Tapos ngayon nakikita mo sa personal, iba yung vibe niya, iba yung dating. It makes you appreciate animals more. And on that note guys, napaka-importante na bigyan natin ng halaga at pag-aalaga, we need to know those things para syempre mas tumagal ang ating animals at tumabot pa sa next generation. And on that note guys, muli, I'm Gerwin Canzana, ang lakwatsyero ng schoolmates at samahan niyo ako sa next pa nating pagmamasyal kung saan marami pa tayong matututunan dito lang sa Schoolmates Field Trip.